Guys, welcome back sa ating channel at ito mayroon tayong gagawin front brake pads ng Isuzu D-Max 2020. So, pakita ko sa inyo kung paano tatanggalin and pakita ko rin sa inyo kung ano yung mga gamitin yung tools. So, dalawang tools lang ang gagamitin natin dito guys, maliban doon sa pagtanggal ng gulong. So, papakita ko rin dyan. So, let's go guys! So ito yung tools na gagamitin nyo guys, 12mm combination and yung pang caliper piston compressor natin. So yan, simulan na natin baklasin guys. Yan, tanggalin natin yung isang bolt dyan sa isang caliper. Sa baba lang guys, para ano. Isa lang tatanggalin natin, hindi dalawa. So para mabilisan lang. So pagkatanggal natin yung isa, ayan, tanggal na. So angat nyo lang yung caliper. Ayan. Then, tulak nyo lang yung caliper papunta sa loob. Ayan, slide nyo lang yung caliper na yan. Yun, so natanggal na. So isa lang ang tinanggal natin, hindi natin kailangan magtanggal ng dalawa. Ayan. Then palitan na natin yung brake pads. Ayan, tulak nyo lang pa slide para matanggal. Ayan. Yun, pagka napalitan nyo na guys, ayan, balik nyo lang ulit yung pinaka spacer nya kung saan mga nakalagay yan. So balik nyo lang yan. So yan, nandiyan na yung bago natin. So binalik lang natin yung pinaka spacer niya or yung ano niya sa brake pads. Yan. Napakasimple lang guys. Ganyan lang ilalagay nyo lang ulit. Balik nyo lang ng ganon. Ganon din sa kabila. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano rin mag-press nung sub caliper piston after itong maikabit. Yun no. So napakadali lang at napaka-easy gawin guys, kahit hindi nyo na dalhin yung sasakyan nyo sa kasa or sa mga dealer na kilala nyo or ano, kahit kayo na lang, do it yourself, napakadali lang. Ayan. Kung hindi naman mga major problem yung sasakyan na yung trouble ipapagawa nyo, so kayo na lang gumawa, napakadali lang. So yan guys, gagamitin natin yung DIY piston compressor natin. Ayan. So ipipress lang natin yung piston para maibalik natin siya dun sa natin yung ano, pwesto sa caliper mount. So yan, na-press na ulit natin. So balik na natin ulit siya kung paano natin siya kinuha kanina. So ganun lang din. Balik lang natin. Ayan. Then baba mo lang yung caliper. Ayan, up, sumasabit, up, ayan, okay na. So ganun lang kadali guys. Ganun lang yung gagawin nyo. So yan, tapos na tayo dyan. Balik nyo lang yung isang 12 volts doon. Then higpitan nyo. Then tapos. So, ganun na kabilis. So, ayun. Sana may natutunan kayo guys. And don't forget to subscribe, like, share, and comment sa ating video para marami tayong magawa pa sa mga susunod. So, ganun lang kadali at easy. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!